Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor at magsasagawa po ng panibagong pagtuturo ang inyong Diesel Doctor. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po natin susukatin ang piston projection or piston protrusion. Pero bago po tayo pumunta sa pagsusukat na sinasabi ko, ay gusto kong malaman ninyo kung ano po ba yung piston projection o yung piston protrusion. Ang piston projection po o ang tinatawag nating piston protrusion ay yun po yung sobra noong piston na ng isang makinang diesel sa ibabaw ng kanyang cylinder rack. Ano po yung protrusion? Ano po yung sobra? Ito po o. Kung sasalatin po natin, ito po yung block, ito po yung piston, mas mataas po siya kesa sa block. In which, this is very different with the gasoline engine. Ang gasoline engine po ay wala po siyang piston protrusion. Flat lang po siya dito sa block. Pero ang diesel po ay kinakailangan magkaroon ng piston protrusion. Bakit po? Dahil ang diesel po ay isang compression engine. At kinakailangan po niyang makadevelop na mataas na compression para mag-ignite po ang kanyang fuel. Kasi po siya ay self-ignition. And we need some extra amount of piston from the cylinder block so that it will run smoothly. Eh, yun po yung tinatawag na piston protrusion or piston projection. Eh, ano naman po ang masama kung ang isang piston protrusion ay mababa? O halos patay lang po siya sa block at wala pong sobra. Sa isang diesel engine po ay masama po ito. Ito po ay makakapaglikha ng maputing usok, palyado, lalo-lalo na po sa bagong hangdan, masamang amoy ng usok. Yung po yung magiging problema natin at unang-una ay mahirap po siyang pandarin. Umandar man po siya ay palyado siya at naglalabas po siya ng mabahong usok. Hindi normal. Like, you are late. Parang kung isipin po natin ay late injection. Kasi po ay hindi masyadong masusunog ang diesel niya kasi po ay kulang siya sa init. Ayun po. Paano naman po nangyayari na nagkakaroon ng bumababa ito? Ang mga dahilan po ay maaaring ang ating connecting rod bearing ay ubos na po. Maaaring pong bumaluktot ang ating connecting rod. At maaari pong water hammering o yung tumawid tayo sa wadi, sa ilog, sa sapa o sa anumang uri ng tubig at nakahigo po ng tubig ang ating air cleaner or air filter. And then you understand po that water is incompressible. And we understand that air is compressible, which is opposite to water, which is incompressible. Hindi po niya kayang i-compress ang water. Instead, maninira po siya, babaluktutin niya connecting rod, maaari pong pumutok ang ating piston, basta kailangan siya ay tumaas. Hindi po siya kayang i-compress. So, mababaluktot po normally ang ating connecting rod. Yan na po. In the maximum extent, pagka po sobrang dami ang nahitip at talagang malakas yung andar ng makina, lalo't sinilin niya doon pa ng driver para makatawid sa ilog o sa wadi o sa sapa o sa anumang tubig sa kalsada kung bahaman, ay maaari pong sumabog o mabutas yung block. Karamihan po yan ang nangyayari dito sa uman. O, ano pa po ang mga kasamaan? Ang kasamaan po ay mahihirapan na po tayong pandarin. Mapandar man po natin, gaya ng sabi ko, palyado na po siya, hindi po natin magagamit ang matino. Pagka po siya medyo uminit, ay parang okay. Pero every time napapatay natin, ay babalik na naman siya dun sa maputing usok, mabahong usok, palyado, at ayaw bumatak. So, paano po natin gagamitin ang ganong sasakyan? Ano pa po ang mga naaaring dahilan? Na kung tayo po ay nagpalit ng piston na hindi po siya original. Kuminsan po kasi, yung ating mga supplier ng mga parts ay sinasabing okay po yan, mahusay po yan, pero yung po pala ay imitation parts o hindi original na pyesa.
Eh, may konti po silang depresya kung minsan, pero tayo naman, tiwalang-tiwala, ikakapit na po natin ang dire-diretso. Eh, hindi po natin alam na may depresya pala. At medyo mataas ng konti, medyo mababa ng konti. So, kung hindi po tayo nagsukat ng protrusion, eh, yun po ang nangyayari. Kung minsan naman po, ay merong mga nagpapa-resurface nitong block, in which hindi po natin masyadong nire-recommenda na i-resurface yung block. For the purpose of bababa po siya at lalaki ang ating piston protrusion. Ano po ang magiging handa pag lumaki ang piston projection? Is makalapak po siya, maganda minor, subalit, madaling paanda rin, subalit, once na ginalaw natin ng silinyador or we try to accelerate the accelerator, it will create annoying noise, knocking noise po, fuel knocking noise, like advanced noise, advanced timing noise. So, mahirap din pong gamitin. So, paano po nangyayari doon? Gaya po ng sabi ko, kung ating nare-surface ang block or else kung ating yung ating block ay may nasirang journal at ating ginawa ay ipinal align boring natin. Normally, ang align boring po ay dinadagdagan natin at saka natin ibabalik sa standard. Pero meron pong mga masinsya, lalo-lalo na po dito sa Middle East, hindi po ganun. Ang ginagawa nila ay yung mismong block binabawasan nila. Ano po ang mangyayari pag yung block ay binawasan nila? Isa lang po yung nasira pero i-grind po rin na lahat yung block. Tataas po yung piston dito. Lalaki po ang piston projection. Pag hindi po natin sinukat, magtataka tayo bakit nagkaganon. Sumama ang handa matapos nating overhaul. So, kailangan po natin siguraduhin ng piston projection ay masukat natin bago tayo maglagay ng cylinder head. So, yun po ang ituturo ko sa inyo para po hindi na mangyari sa atin yung mga karaniwang mga nangyayari sa ating bansa. Like for example po, yung 4D56 ay halos pareho po siya ng D4BX, yung makina ng Hyundai. Huwag po kayong magkamaling magpalit ng kanilang crankshaft dahil magkaiba po ang kanilang crank throw at magkakaroon po kayo ng malaking problema about protrusion. Pero everything is the same, you can fix, you can, but the crank throw is different po. So, magkakaroon po kayo ng problema. Yung po yung isang mga example. Parehong-pareho pero hindi natin alam dahil hindi naman tayo nagsukat, yun po ang nangyayari. So, sige po, at ang ipagpapatuloy po natin ay ang pagsusukat. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano po natin susukatin ang piston projection. Pero papaliwanag ko po muna ang procedure kung paano po ito gagawin. Ang una po natin gagawin ay sisiguraduhin kung naka-top dead center ang piston. Hindi po sa pamamagitan ng pagsalat, kung hindi sa pamamagitan po ng dial gauge. Yung po ay mas nakakasigurado tayo na ang piston ay nasa taas dahil dial gauge po ang sasabi kung kailan tayo hihinto. Dahil ang dial gauge po, once na sumayat sa piston ay unti-unti po siyang iikot pataas. At oras po siyang huminto ay nasasabayan natin. Ang ibig sabihin ay top dead center na po. At saka po tayo magsusukat. So ganun po ang gagawin ko. Bababa ko po muna ang piston dahil ang piston po ngayon ay naka-top dead center. Ayan po, binaba ko po ng konti yung piston at iseset ko na po yung ating dial gauge. Ganito po. Ayan. Mamagnetize po natin. Ayan. Tapos tutusok po natin sa gawing ibaba. Yung pagtaas ng piston ay tatama po siya at tataas ang ating unti-unting tataas ang ating gauge. I-recheck po ang mga adjustment para siguradong accurate. Ayan po, nakaayos na po siya. At itataas ko pong unti-unti ang piston at pag malapit na po ay i-close up po natin para makita ninyo. Ayan po. Na kung kailan siya hinto. Ayan po. Ito po siya. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, ang piston ay mababa. Mababa po yung piston. So, itataas ko po siyang unti-unti hanggang sa sumayad po yung ating
piston doon sa dial gauge. Sa iyo po. Yun, sumayad na po siya kasi gumalaw na po yung ating dial gauge. So, yun po, gumagalaw po ang ating dial gauge, pero sasabayan ko po yung kanyang paghinto. Kaya unti-unti po dapat kontrolado ang pag-iikot natin. Ayan po, tumataas pa po siya. Tumataas pa po ang ating dial gauge at tumataas din po ang ating piston. Ayan po. Hanggang sa matiyempohan po natin na ang piston ay hindi na gumagalaw at ang ating gauge ay hindi na po tumataas. Banayad po ang kanyang pagtaas. Kontrolado po natin. Yan po. Medyo malapit na po. Punta sa atin lang po ang sariling desisyon ay sasabihin natin top dead center na po siya. Pero hindi pa po. Kasi nga, gauge po ang magsasabi sa atin. Ayan po. Bahagyan-bahagya na at ayaw na niyang gumalaw. Kahit galawin ko pa siya ng konti, ay ayaw na po niyang gumalaw. Ano po ang ibig sabihin yan? Ay nasa top dead center na po tayo. Yun. Nasa top dead center na po. Yun. Yun po ngayon ang susukatin ko. Yung ililipat ko po ang ating gauge sa block at ililipat ko po ulit siya sa piston. At yung pong difference nung dalawa na yan, yung block at nung piston, that is our piston projection or that is our piston protrusion. Ito po, ililipat ko po siya dahan-dahan. Ayun, ililipat ko na po siya. Bumagsak na po ang ating gauge. Kaya ngayon, kailangan po natin siyang isiro. Sisiro po natin siya. So, ang gagawin po natin, unti-unti nating i-move ang ating dial gauge gaya nito sa ibabaw ng piston. Ayun po siya, oh. So, asan po yung ating zero? Ang zero po natin ay nandini, 0.10, 0.20, 0.30, and like 0.45, 0.10, 20, 30, like 0.38. So, ulitin po natin. Ulitin po natin siya. Maaaring ang ating pong top dead center ay hindi pa sagad. Susubukan ko pa pong ikutin ng bahagya ang ating top dead center. Hindi po. Ayan, ulitin po natin ang ating top dead center. Bumaba na po siya. Ayun po. At narito po ang ating top dead center. Ayaw na pong gumalaw. Top dead center na po siya talaga. Ang ibig sabihin, kailangan ko pong ilipat ang ating piston. Ayan po ang kanyang projection. Ito po. Lilipat ko po ang ating piston dito. At iseset ko po siya into zero. Ayan. Nakapasiro po ang ating gauge. At ililipat ko po siya dito. So ulitin po natin for the second time. At dapat ay yan po. So ilan po ang kanyang binasa? 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, like 0.57 or like 0.58. Okay? 0.10, 20, 30, 40, 50, 55, like 0.56 mm. So isusulat po natin dito ang side A is 0.56 mm. Ayun po, 0.56 mm. Ano po yung ating sinusukat? Piston projection at piston protrusion. So sa side B po tayo. Dilipat po tayo sa side B. Kung ito po ang ating side A, ito po ang ating side B, ito po ang ating side B at ito ang ating side C. So lilipat po tayo rin eh sa gawin ng black side at isisiro po natin. Ayan po. Siro po natin dito. Ayan.
Ayun po, nakasiro ang ating gauge dito sa black. At ililipat, sisiro po natin. Ayan po siya. Ayan. Hindi, konti pa po. Ayan po siya, zero. Ayan. Ililipat po natin siya din sa piston top. Dahan-dahan. Ayan po, pumalo po siya. So, babasahin po natin kung ilan ang kanyang ipinalo. Ayan po. Mula po sa zero, ay bibilang tayo. 0.10, 20, 30, 40, 50, like 53. Or like 52 or 53, 53. 0.53 mm. Yun po, no? Susulat po natin. Yun eh. 0.53 mm. Yun po. Yun yung sa side B. So, lilipat po tayo sa side C. Ang side C po, pagkakaturo po, sa gawin nari. So, kailangan po nating alisin ang ating dial gauge dyan at dito natin ilagay. Ayun po. Ilagay po natin ang dial gauge dito sa black side at ililipat po natin din eh. Iuusad po natin siyang unti-unti mamaya para lumipat po somewhere this area. Okay? So, hahanapin po natin uli yung zero. Ito po yung zero. Ayan. Ayan po. Ayan, nakasiro po ang ating dial gauge. At ililipat po natin siya sa ibabaw ng piston. Okay, pagmasdan po ninyo. Ito po. Lumipat po. Ayan po yung kanyang reading. Ang naging reading po niya, anong side C ay 0.77 mm. So, ano po ang gagawin natin? Ay, ire-record po natin sa ating file. Ito po. Nirecord ko na po siya is 0.77 mm. Ano po ang ating gagawin matapos nating makuha ang tatlong ito? Ay, i-compute po natin siya. 0.56 plus 0.53 plus 0.77. Ay total po ay 1.86. Ulitin po natin, 0.56 plus 0.53 plus 0.77, which is 1.86 po. Ayan po yung ating nakuha dito sa average ng tatlong to is 1.86 mm po. Yun po yung total na rin tatlo, pero i-divide ko po siya sa 3. Bakit po? Kasi po tatlo, side A, side B, side C. So, if 1.86 divided by 3, ang magiging total protrusion po niya ay 0.62 mm. Yun po yung average protrusion of piston number 1. Piston number 1. Ganun din po ang gagawin natin para sa piston number 2, number 3, number 4. Yun po. Pag nakuha po natin yan, halimbawa po, 0.62. Yung piston 1, piston 2, piston 2 is 0.64 mm. Halimbawa lang po ito. Ito po ang eksakto. Eksakto po ito. Sa halimbawa po, 0.70 mm. Ito po ay 0.65 mm. Ano po ang gagawin natin? A-addin po natin lahat iring apat na ire at saka po natin i-divide into 4. So, ang ano po ang kalalabasan niya? 0.62. Okay po. 0.62 plus 0.64 plus 0.70 plus 0.65 is total 2.61 po.
2.61 divided by 2.61 divided by 4. Ang total po ay divided by 4 is 0.652. 0.652 mm, or we can say cancel to 0.65 mm, and total protrusion, average protrusion of 4 cylinder. So anong tawag po sa kanya ay total average protrusion or projection, okay, of all 4 cylinders. Ayun po. Yun, 0.65. Ayun po. Saan po natin gagamitin yung 0.65 na yan? Importante po ba yan? Yang ito po ay importante kung yung meron siyang lumampas na isa kahit alin doon sa piston 1, piston 2, piston 3, piston 4, na lumampas po na siya ng 0.05 mm than 0.65. Say for example po, itong 65 ay naging 0.70. Eh meron po siyang lumampas ng 0.5, eh magiging 0.70 po ito. At eh meron po tayong 0.77, nakita po ninyo. Meron po tayong 0.77. So ibig po sabihin, eh lumampas po siya sa ating average protrusion after kahit dagdagan pa natin siya ng 0.05, dahil 0.70 lang po ang kalalabasan dito. Idadagdag natin 'yan. Eh 0.77 po siya. Dalawa po ang ating pwedeng gawin. Ang piston po, for piston A, palitan po natin. Check po natin yung connecting rod, palitan po natin ang connecting rod kesa po sa magpalit tayo ng gasket B. Ang recommendation po rito, according to catalog, is you have to move forward one higher rank thickness, one thickness higher. Kung gasket A po tayo, eh magiging gasket B po tayo. Eh hindi po maganda yung nagdodoble ng gasket. So mas maganda na po, isolve po natin na rin problema na 0.77. Yung pong piston, maaaring may diferensya, maaaring yung ating bushing, connecting rod bushing, may diferensya, yung ating main piston pin bushing ay may diferensya. Bakit po biglang tumaas yung isa? Yun. So, mas maliit po ang ating gastos. Pero kung ito po ay all are inside the average, wala po tayong problema at all. So, napaka-importante po na malaman natin yung about piston projection, yung about piston protrusion. So, ang nominal value po ay 0.48 sa makinang 4D34, 33, 4D31, 4D30. Yan po ang ating nominal value. Is NB is 0.48 to 0.74 mm ng ating piston protrusion. Most even other brand with the same like 3-trans, 4-trans engines are having the same. Pero hindi ko po sinabing lahat ay magkakamukha. Halos pareho po sila. Pero ang totoo po, eh kanya-kanya sila ng piston projection. Pero hindi po sila naglalayo. Lalo na po kung iisa yung size o yung tonnage ng engine. Eh, ito po ay para sa 31, 4D30, 31, 32, 33, 34 engine ng puso, yung specifications po na yan. 0.48 to 0.74 mm is the nominal value regarding piston projection and piston protrusion. Yun po yung procedure. Ulit-ulitin lang po natin yung video at makukuha po natin yung tamang procedure kung papaano po mine-measure ang piston projection. Nalaman na po ninyo kung gaano ka-importante ang piston projection, piston protrusion, ano po ang epekto sa andar ng makina. Kaya hinihikayat ko po ang lahat ng mga mekaniko na
magkaroon kayo ng pag-aaral at magkaroon po kayo ng interest about piston projection and piston protrusion. Para po doon sa mga gustong magtanong, ay isulat lang po sa inyong comments sa ibaba ng video ito kung ano po ang inyong hindi masyadong naunawaan, at pipilitin po namin masagot ang inyong mga katanungan. At always welcome po ang Diesel Doctor para sagutin po ang inyong mga katanungan. Marami pa pong mga video ang aming iginayak para sa inyo, at sana ay parating ninyong subaybayan ang ating channel. Panoorin po natin ang ating mga video, at pagtumpo sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe kayo. Bago po makalimutan, sinasamantala ko pagkakataon batiin si Baby Las sa Pasig, Iloilo. Baby Las, apo, hindi ka raw kumakain, kumain ka raw ng kanin, sabi ni Papa mo. And then, nag-i-speak ka na raw ng English, very good. Very good, apo. Okay. Okay, bye-bye, apo. So, ito po muli ang inyong Diesel Doctor. At nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon po muli sa lahat.